hindi pa natin alam kung kailan magkakaroon ng vaccine, ano bang mga direksyon natin sa mga susunod na buwan. Kaya napaka-importante po ng national government, especially the president, kung ano ang plano niya gawin para sa ating bansa. One step at a time talaga yan. Kaya, dahil hindi natin alam ngayon kung mag-i-spike pa ba ito, bababa na ba ito, magpa-plateau na ba ito, meron na bang vaccine. Until wala pa pong vaccine, dapat po ay always one step ahead po ang plano ng ating gobyerno ni Pangulong Duterte. Sa pagkaalam ko ngayon, ang mga focus niya po sa SONA ay to strengthen our fight against the ongoing COVID-19 pandemic. Number two, to address the needs of the people to overcome the hardships that the crisis has caused in everyone's lives. Eh, talagang krisis itong kinakaharap natin. Biglaan po ito, lalo-lalo na po sa mga nagtatrabaho. Marami pong nawala ng trabaho, negosyo, marami pong bumagsak na negosyo. Hindi natin na kalain na anong klaseng bagyo itong tumama sa atin sa ngayon. Kaya dapat po ay ang administrasyon ay handa po dito. And of course, number three, to sustain the gains of the Duterte administration's promise of a comfortable life for all despite the challenges that we are facing. Our goal now is not only to adapt to the new normal, but to lead our country towards a better normal and better quality of life. Sayang po, no? Maganda na sana yung takbo ng ating bansa. Nung papunta na tayo sa fourth year niya, nakausap ko nga si Secretary Dominguez mga lumang nakarambuan. Sabi niya, napakaganda na po ng takbo ng ekonomiya. Eh, bigla po tayong tinamaan. So next is sana po ay yun po ang tutukan ng ating gobyerno, yung tatlong napaka-importante. At ako naman po bilang committee chair sa health sa Senado, naniniwala ako na dapat po ay bibigyan ng importansya ng Pangulo ang pagpapalakas ng ating healthcare system aside from enhancing our overall capacity to test, trace, and treat the COVID-19 cases. I am hoping that he will also prioritize improving the capacities and capabilities of public hospitals, establishing mandatory quarantine facilities and evacuation centers, strengthening our health workforce, promoting the welfare and well-being of our medical frontliners, and preparing a national vaccine program in anticipation of its availability to ensure that the Filipinos can have access to it. Lalo-lalo na po itong national vaccine program. Dapat po ay, since meron na tayong programa, yung immunization programs ng gobyerno, itong darating na vaccine, kung meron na po ay accessibility and availability po, lalo-lalo na po sa mga mahirap. So dapat walang mahirap at walang mayaman dito sa pag-avail ng vaccine dahil siguradong mag-aagawan talaga ito. At ayaw ko po yung mga kababayan natin ang mahuhuli, yung mga mahirap na wala pong pampambili ng vaccine. Dahil may mga nababalitaan nga ako, katulad ngayon no, sa mga ospital, eh, meron pong overcharging po ng mga gamot tulad ng times 5 raw po, times 10 ng gamot. Dahil alam nilang mahirap hanapin yung gamot na yon, ay nilalagay po sa bill na napaka mahal. Wag naman po sana ng wag po natin pagsamantalahan yung panahon na ito sa pagsasamantala sa ating kapwa Pilipino dahil alam natin wala silang ibang choice kundi bumili ng gamot. Wag naman po. Kaya isa yan sa isinulong ko itong executive order po na pinirma ng Pangulo itong sa maximum retail drug price no. Na nagkaroon na po ng mahigit 100 listahan ng gamot na hindi po nila pwedeng i-charge ng in excess po for that ceiling po ng presyo. So sana po ay ganun, hindi lang po sa mga gamot ng mga napirma ni Pangulo, dapat isali rin po nila itong mga gamot po sa COVID tungkol dyan. So napaka-importante po nito dahil huwag natin pagsamantalahan. Lalo-lalo na po yung may mga sakit. Hindi ito yung panahon na pagsamantalahan sila. Speaking of sa pagsamantalahan, si Byron, alam ko may gusto itanong ito tungkol sa PhilHealth. Eh.
Sir, kamusta na po ang ano? Balita ko po eh may nag-resign nga daw dahil sa allegation na mayroon pa rin daw corruption sa PhilHealth. Kamusta na po yun, sir? Nabalitaan na po ba ni Pangulong Duterte yon? Alam niyo, nakailang pagdinig na tayo ukol sa problema ng PhilHealth. Hindi pa po ako senador, ay issue na nga ito. Sabi ko nga, tama na po. Sabi, enough is enough na dito sa usapang ito. Nananawagan po ako sa PhilHealth leadership to put a stop to these issues of anomalies po within its ranks, no? At sabi ko, paano niyo matutulungan ang mga Pilipino na may sakit, na mapagaling, kung kayo mismo ay di nyo po kayang pagalingin ang sarili ninyong opisina, problema sa inyong opisina, hindi nyo kayang pagalingin. Paano itutulungan yung mga Pilipinong nagkakasakit? Eh, importante rito, pera po ng taong bayan yan at ibalik dapat sa kanila sa pamamagitan ng mabilis, maayos at maasahang servisyong medikal. Ni piso po, dapat walang manakaw at masayang dyan sa PhilHealth. Kikita nyo na po, nag-react nga yung mga kapatid natin, mga OFWs, nung nagkaroon lang po ng increase sa kanilang premium, ay nag-react kaagad dahil napakahalaga po sa kanila ang bawat piso. At dapat yung nire-remit po ng ating mga OFWs na mga Pilipinos na pera sa PhilHealth ay gamitin nyo po sa tama. Wala pong dapat masayang. Buti po na medyo vigilant po yung ating mga opisyalis. Kung magsalita kayo, dapat sabihin nyo po. Basta totoo lang, ilantad ninyo. Ako po as chair po ng Committee on Senate as on Health, no, sa Senado. Chair po ng Senate Committee on Health and co-chair po ako ng Congressional Oversight Committee on the implementation po yan ng Universal Healthcare Law. Eh dapat po ayusin po yung paggamit, yung prudent use po ng PhilHealth funds po and guarantee that every Filipino gets appropriate, accessible, affordable po and quality health services. Wala po pong dapat masayang. Since now, lahat po ng Pilipino ay membro, eh dapat po ibalik sa kanila yung tama. Ako, I'm fighting po na may fully implement po itong Universal Healthcare Law. Napaka-importante po sa akin yan. Dahil itong panahon na ito, litong-lito ang ating mga kababayan, saan sila hingi ng tulong. Halimbawa, magkasakit sila, PhilHealth naman ang tutulong sa bill. Eh, kung walang pera yung PhilHealth, nasasayang. Isipin mo, merong korupsyon, nasasayang yung pera ng PhilHealth. Eh, para po yun, dapat dun sa pasyente na yun po yung deserving talaga na bigyan po ng tulong. Dahil kaya nga po nagbabayad ang taong bayan, ang Pilipino, para maging miyembro ng PhilHealth at gamitin po ito sa tama. Ako po yung nakikiusap at inatasan na po ng Pangulo ang Office of the President and Office of the Executive Secretary to investigate po at he ordered a probe po dito sa allegations of corruption within PhilHealth. At ako naman po ay support the calls for a Senate investigation on this matter. Kakailangan po ay sasali po ako bilang isang member po ng Senado. Imbisigan natin dahil ayaw nating may masayang po. Dahil para sa akin, every single peso counts po dito. Senator, may ito lang po kasi marami yung nagtanong, di ba, sinuspend ni Pangulong Duterte yun sa mga OFW. Kaya lang may nagsasabi daw na tinutuloy pa rin daw ngayon. Ano po ba talaga ang official na statement dito? Ito po ba ay suspendido lang? Ito po ba ay cancel na yung sa mga OFW? Ano po ang official na statement po dito? I cannot speak in behalf of the President. Pero sa narinig ko po na inatasan, nakapagsalita na po si Spokes Roque na maging voluntaryo muna dahil sa panahon ng pandemya yung pagbabayad po, no? At para naman sa akin, basta ang importante po rito ibalik po sa Pilipino yung binayad nila at huwag natin bigyan natin ng palugit. Importante rito ay bigyan natin ng palugit ang kapwa Pilipino dahil hirap nga po sa kanila eh. Every peso count sa kanila para sa ngayon. So kailangan nating magtipid at bigyan natin ng palugit ang bawat Pilipino. Huwag nating pilitin, kumari, voluntary muna yung pagbabayad. So nakapagsalita na po ang ating executive dyan. I cannot speak in behalf of the executive po, no, dahil sila naman po ang namamahala ng PhilHealth. But rest assured po ako bilang co-chair po ng Oversight Committee, kapakanan po ng nakakarami po ang sisiguraduhin natin.
Sen, tanong ko lang, Sen, I mean, related ito sa PhilHealth, related sa public health crisis natin. Sabi nyo kanina na dapat iwasan natin yung pagsasamantala, lalong-lalo na panahon ng pandemya. Alam naman natin na meron tayong mga batas na nagpipenalize, no, ng mga activities na pagsasamantala in normal situations. Ngayon po na meron tayong pandemya, sangayon ba kayo na magkaroon tayo ng additional penalties sa mga tao? Kumbaga, ano to eh, wartime eh, no? Para tayo nasa gera eh. Iba yung nagnakaw ka sa peacetime. Iba rin yung nagnakaw ka sa gera. Iba yung, sangayon ba kayo na magkaroon tayo ng mga special penalties or special na batas para parusahan yung mga taong umaabuso at nagsasamantala, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya? Ako po ay pabor dyan, no? Kung kakailanganin po para madisiplina po ang Pilipino, kung kailangan natin magpasa ng batas, ay suportado ko po ito. Pero kung madala naman po sa pakiusapan at konsensya nyo na lang po, lalo-lalo na po yung mga nagsasamantala ngayong panahon na ito, huwag naman po sana. Maawa naman po kayo sa kapwa Pilipino. Talagang hirap na hirap po sila. Kadalasan po ay walang trabaho, wala pong pambili ng pagkain, ay magsasamantala pa tayo. So, I'm calling on the lahat ng law enforcement agencies. Bantayan, sana po ay sa mga negosyante naman po, sana po ay huwag niyong pagsamantalahan itong pagkakataon na nasa pandemya tayo, ay kayo po ang mananamantala. Imbis na dapat sana itulong niyo na lang po sa aking kapwa Pilipino. Sana po ay maintindihan niyo naman po. Maawa na lang kayo sa kapwa Pilipino. Senator, ito po napakarami hong tanong. Pasensya na, kailangan ko itanong ito. Isa ho, number one, yung sa Fabunan. Ito daw po ba'y nakarating na sa ating Pangulo? Kasi ngayon, nasa Indonesia sila at mukhang doon tinatanggap ng maganda ng gobyerno ang Fabunan. Parang dito daw, naghihinayang naman yung iba mga Pilipino. Ano po ba ang lagay ng Fabunan po sa kay Presidente o sa inyo po? Na nakarating na po ba ito sa inyo? Opo. Merong isang kakilala na gusto pong idalahin yung gamot ng Fabunan. At in-access, tinulungan natin na in-assign po natin sa isang abogado. Sabi ko to have access po with the Food and Drugs Administration para po ipresenta doon. Dahil siyempre marami tayong dapat na protocol na sundin, health protocols dyan. Dahil hindi naman po pwedeng basta-basta na lang po ito iturok sa isang mamamayan natin na hindi po pumasa sa ating Food and Drugs Administration. So ginawa ko po, in-access ko po kagad sa FDA kay Director General Domingo at nakapag-usap po kagad sila. At pagkatapos nun ay trabaho na po yan ng FDA kung sa tingin nila papasa po ito. Para sa akin, para kay Pangulo, kung ano po yung makakatulong sa kapwa Pilipino, makagaling at makadiskubre po. Kaya sabi nga niya, magbibigay siya ng pabuya na 50 million sa sino makakadiskubre po ng gamot. So, ibig sabihin, ganun po kalaki ang tiwala ni Pangulong Duterte sa kakayahan ng Pilipino. Kanya-kanyang trabaho po tayo. Yung FDA po, trabaho nila alamin kung talagang epektibo po ito. Sila po yung merong mandato ng ating batas na tingnan po kung pasado itong gamot na ito. Para sa akin, kung ano yung makakagamot, makakatulong sa Pilipino na mapabilis, why not? Supportahan po natin. Mm-hmm. And in fact, kanina lang po, kagabi lang, merong pinadalang sulat ang medical city dahil meron po daw silang discovering gamot, no, coming from umbilical cord po, parang stem cell siya. Ito po yung i-apply nila. Sabi ko, pinadala kagad natin sa DOH at pag-aralan nyo kagad. Sabi, kung pwede po ako maging tulay ninyo na mapabilis po kagad at ma-check kung talaga epektibo ito, ay ready po akong tumulong sa inyo. Basta importante, ma-discover kagad yung gamot, makatulong kagad sa mga Pilipinong may sakit na tinamaan po. Remo Sen, yan ang ano, no? Ito, hindi naman talaga question, but commentary lang at reaction doon sa sinabi ninyo. Yan siguro ang pagkakaiba ng gobyerno na ito, ng administrasyon na ito, sa mga nagdaang administrasyon. Kasi nakikita natin na, sabihin na natin, wala naman sigurong perfectong administrasyon sa buong mundo, pero
itong Duterte administration eh hindi tumitigil sa paghanap ng solusyon. Kung ano yung nandyan, subukan lang natin ang subukan. Alam mo yun, yun yung na-appreciate ng mga tao. Hindi ka sasabihan ng, eh buhay ka pa naman eh. O yung ganunong hirit ba? Eh walang ganun. No? Dito yung, sige, kung ano yung anong maitutulong natin, itulong lang po natin. No? So I think that's what the people really appreciate sa inyo at sa ating Pangulo. Diba? Alam nyo, very open po ang ating mahal na Pangulo sa mga suggestion, sa ideas po. Hindi naman po Superman si Pangulo. Hindi po kami Superman na kaya naming i-solve po lahat ng problema sa buong bansa. And in fact, kita nyo pag gumagano na si Pangulo, masakit na po yung kanyang ulo. Dahil talagang hindi niya akalain na tatamaan ito sa panahon niya. Sabi nga niya, kung alam lang daw niya na tatamaan siya dito, hindi na raw siya, ayaw na raw niya maging Pangulo, no? Napakalaking problema po ito. Kaya nga po, nananawagan ako sa mga kritiko. Hindi lang tayo magsiraan, magtulungan na lang tayo. Problema dito sa mga kritiko at wag natin haluan po ito ng politika dahil baka wala na po tayo politika ang pag-uusapan kung walang solusyon, kung wala na pong solusyon itong problema ito. Wala tayong susunod na taon na pag-uusapan. Ubus tayo dito kung hindi tayo magtulungan. So ang Pangulo, very open po yan sa mga suggestions, sa ideas ng iba't ibang tao. At ang kinaganda lang po ng ating Pangulo, yung kanyang political will. Pag meron siyang desisyon na gustong gawin, ay kahit ano pong mangyari, ay paninindigan niya po ito. Dahil alam niyo po, sa kabutihan po ito ng bawat Pilipino, ay talagang paninindigan niya po ito. Pag always interest po ng bawat Pilipino, parati ang pinapairal niya. And, Senator, Senator Bongo, ito pong mga comments ng mga tao dito. Ang dabi nila ay inaasahan po nila talaga kayo na sana ay matulungan itong sa Fabunan kasi nga ho, medyo mabagal daw po ata ang proseso dun sa FDA. So inaasahan po talaga nila na kayo ang maging, kasi ang tingin nila talaga po sa inyo ay tagapagtanggol, talagang malalapitan nila. Kaya nga ngayon ng mga kanilang ano. So yun po inaasahan nila. Pangalawa ho pong inaask nila ngayon dito, Sir, medyo sablay daw po ata yung barrier nung pinapatupad ng ITF sa motor kasi ang dami hong nadidisgrasya. Eh baka naman daw po pwedeng i-consider na wag ho yun kasi anyway mag-asawa naman tsaka naka-helmet naman po tapos naka-mask. Eh yung mga kababayan natin, totoo naman po kayo po nagmo-motor. Pag maglagay ho kayo ng sa ano sa likod nyo, talagang delikadong baka lipa rin ho eh. Kung pwede daw po, baka naman pwede makakonsider ninyo. Yun ang suggestion po ng taong bayan po. Sige po, mga karating po, gaya ng pangako ko sa inyo, kung magiging tulay ninyo po sa Executive Department, tulay kay Pangulo Duterte, paparating ko po yung hinahingin nyo. At kung ang IATF naman po ay tinitingnan nila parati one step at a time, depende po yan sa ihip po ng hangin ngayong panahon na ito. Halimbawa ito, medyo nag-spike po dito sa lugar nito at kumakalat, kaya masyado silang stricto, kaya natin sinasara, nila-lockdown itong lugar na ito. Ganun po ang pinag-uusapan ng IATF. Ngayon, itong sa barrier po, naintindihan ko po kayo dahil gaya na sinabi nyo, kung mag-asawa naman at partner o kamag-anak naman, ay dapat sana bigyan nila ng konsiderasyon at huwag na pong pahirapan pa dahil basta importante po yung magkasama naman po sa bahay. Ang iniwasan lang natin dyan na magkahawaan po, no? Pero I got your point, no? Nakukuha ko yung punto ninyo. Huwag na sanang pahirapan. Baka maging delikado po itong barrier na ito pag na-disgrasya po yung pasahero. So, balansin po lahat. Hoy, papakiusapan ko ang IATF na to balance everything po. Basta rest assured, kapakanan po ng motorista nahin ng tingin. Sir, tanong ko lang, Sir, no? Dapat sa panahon ngayon, kung walang COVID, pasok ka na. Di ba? Dapat nasa klase ng mga bata, dapat ay naghahanda ng mag-open yung mga public schools, mga, di ba? Ano ba ang stand nyo rito? Dapat ba magbukas? Dapat ba may face-to-face classes, online classes? Ano po ang stand nyo rito, Sen? My personal stand bilang isang membro po ako ng Senate Committee.
basic education and higher education po ay ngayon ay habang nilalabanan natin ng COVID-19, nais ko pong bigyan din na dapat wala munang face-to-face classes na magaganap hanggang wala pong bakuna laban sa sakit. So, ibig sabihin, no vaccine, no face-to-face classes muna. At pag-aralang mabuti, wala pong magulang na willing pong paaralin ng bata na alam naman nilang posible pong magkahawaan. Huwag na natin antayin na may mahawa, saka natin pipigilan yung klase. Mahirapan na naman tayo sa tracing yan. So, hindi ko sabihin dito, ba't pa tayo managmamadali, sobrang mamadali? Mm-hmm. Eh, kung pwede naman natin ipagpaliban muna ito, siguraduhin lang muna yung seguridad o kalusugan po ng bawat bata, no? Na Pilipino. Ito namang sa blended natin learning, no? Through radio, through TV, o through bibigyan sila ng mga modules, babasahin. Alam niyo, pag sa internet, hindi naman natin masisiguradong hindi nila i-access yon. So yung pwedeng kanya-kanyang diskarte po yon ng sa mga sagot. So basta medyo luwangan lang muna natin itong panahon na ito. Huwag tayo mas sobrang stricto at unahin natin ang health muna bago ang lahat. Kasi anahin man natin yung another school year. Sabi nga nila, sayang daw yung school year. Aanuhin nyo naman po yung another school year kung magkakasakit naman yung bata ng ilang taon. Buhay po ang nakataya rito. Eh, para sa akin, alam nyo, mahirap magkasakit ngayon pa lang ito. Kung nagkasakit yung anak nyo ng COVID, mismo magulang hindi niya pwedeng bantayan po sa ospital. Sino magbabantay? Sino mag-aalaga doon sa bata? Hindi po yung hindi pwedeng puntahan ng magulang yun, hindi pwedeng magdikit sila doon sa ospital. So napakahirap. Kung maaaring maiwasan natin na magkasakit yung bata, iwasan na po natin. At sabi naman po ng DepEd ay pinag-aralan nila na mabuti at bubuksan raw nila sa susunod na taon pa yung face-to-face. Ang tanong ko naman, paano pag nag-spike po sa Disyembre, paano yung bubuksan sa Enero? So, pag-aralan nyo na lang po ng mabuti. Basta, primary consideration po ay dapat itong kalusugan po ng mga bata. Ako, no vaccine, no face-to-face classes muna. At wala pong magulang na papayag po na pupunta yung mga anak nila sa eskwelahan po na andyan yung ngamba na baka mahawa. E paghatid pa lang nila sa eskwelahan sa bata, pag nahawa yun, pati yung magulang, damay na rin doon sa pagkalat ng sakit. So, pag-aralan muna mabuti. Kaya po, inaprubahan na po ng Kongreso yung pwede pong i-extend ng giving authority sa Presidente upon the recommendation po ng DepEd Secretary na i-extend po yung opening. So, ibig sabihin, flexible na po ang ating executive sa pagbubukas ng klase. Though I support kay Secretary Turiones sa plano niyang pagbubukas, basta sana po ay walang face-to-face mula. Kung anong paraan ninyo na makarating at yung mga kapag-aral po ang bata makapagbasa sa bahay nila, ay dyan muna tayo. Huwag muna tayo mag-set kagad ng araw, buwan na pwede natin buksan. Hindi pa natin alam ang takbo ng panahon at saan po papunta yung ihip ng hangin. Sen, ano lang, take ko lang opportunity, no? Basta suggestion lang, kasi siyempre pag pinag-uusapan kasi natin ang education, ang pag-aaral, ang normal na naiisip ng mga tao yung pag-aaral sa classroom, yung arithmetic, writing, reading, mga ganyan. Pero sa panahon na ito, nakikita ko, especially sa mga taga-probinsya, hindi lang naman yun ang aral na pwedeng gawin. Baka naman pwede magkaroon ng extension programs ang Department of Agriculture para magturuan magtanim yung mga bata. Wala kumbaga, kung nasa bahay na lang rin naman sila, pwede naman sila na matuto ng ibang bagay rin na yung magulang nila ang magtutulong, ang magtuturo sa pamamagitan, sa tulong rin ng DA. No? All I'm saying is,
Marami pong pwedeng pag-aralan ng mga bata maski hindi sila pumapasok sa classroom. Marami pa rin silang pwedeng matutunan at magiging contribution po nila para hindi masayang yung taon. Diba? Yun, baka pwede rin pong mapag-isipan yun. Isa rin sa mga takot ng mga bata, kaya mapipilitan silang pumasok sa eskwela dahil baka bumagsak sila. Para sa akin yung panahon ito, dapat walang bumagsak. Tama. Walang no pressure po. Huwag natin ipasa yung burden sa mga bata. So, nakikiusap po ako, sana walang bagsak. Taong school year na ito, bigyan natin sila ng palugit muna at konsiderasyon para hindi po ma-pressure ang mga bata na pumunta talaga ng eskwelahan kasi takot silang, yun naman talaga una natin nasa isipan natin, babagsak tayo pag hindi tayo naka-attend ng class po. Matuto pa rin po, makapag-aral ang mga bata. Tuloy-tuloy po ang kanilang kaalaman na hindi po masasayang rin yung panahon. We have to balance everything. Kumi-COVID pala ako. Pare, kumi-COVID pala nung panahon ako. Mas mabilis ako. Oo nga eh. Sabi ko nga, sana ngayon na lang ako nag-aral. Mag-aral kaya ako ng law nang pumasa na lang ako, no? Kaya ang tanong ko dito lang eh, hindi kaya yung panahon na nag-aral si Lenny Robredo ng law eh may COVID nun? Kasi pasado ka agad siya kahit ganun ho siya mag-isip. Ano? Kidding aside. Ang tanong po ngayon ng mga kababayan natin, so malinaw po ang point ninyo ay hindi po kayo agree na magkaroon ng face-to-face. So kung mag-aaral man talagang online lang po, tama po? Pag nandiyan na yung vaccine, pwede na. Pag safe, okay na magkahawaan. Habang walang vaccine, no face-to-face classes. Huwag natin bigyan ng kahit na 1% ng risk yung mga bata na magkahawaan. Salamat po. Actually, yan po ang talagang sinasabi ng ating mga kababayan mula nung isang araw. May mga organisasyon na nga dyan na nagtayo ng no vaccine, no class po muna. Ngayon po, sir, ito ho, lagi rin kapon, in-announce ko po kayo na ma-interview natin. Isa ho sa mga lagi nilang binibring up, bakit po ba daw ang tagal ng national ID? Gusto na po nilang sana ay maipatupad na po itong national ID po. Ano na pong balita dun, sir? Yan ang problema minsan, no? Kung kailan tayo nagkaroon ng pandemya, napakalaki tulong sana itong national ID system natin. Kung nagkaroon lang tayo ng national ID sa panahon ng pandemya, ay hindi po tayo mahirapan, lalo-lalo na po sa distribution ng social amelioration program or yung SAP funds, no? Na alam nyo, ang dami pong doble. Buti na lang po, maraming honest Filipinos na binabalik nila yung ayuda galing sa gobyerno, binabalik nila. May nadodoble po sa SAP. Meron pong binibigyan sa SSS yung mga empleyado sa DOLE. Doble-doble po. Marami po akong narinig. Pero marami pong honest na Pilipino na nagbalik po ng mga na-doble. Eh kung meron tayong national ID po, hindi magkaganon yun. Dahil isang listahan lang po ang susundin natin. Pati yung distribution, hindi po tayo mahirapan. Kaya that caused the delay po ng distribution. Itong wala tayong maayos na national ID system. At hindi lang po yun. Marami po mga stranded na mga Pilipino natin. Napansin nyo lang po, ngayon lang po, maraming gustong umuwi ng probinsya. Dahil sabi nga nila, itong Balik Probinsya Programs, pansamantala pong suspendido po ito to give way po doon sa hatid tulong probinsya. Ito yung hatid tulong, yung mga locally stranded individuals natin. Nakita nyo po, nandiyan sa ilalim ng airport, nandun sa army, nasa tabi lang po doon sa libingan ng mga bayani, naka-standby. Kahit saan lang po sila na humihingi ng tulong para po makauwi sa kanilang mga probinsya. Dahil karamihan po sa kanila is stranded, yung mga nawalan po ng trabaho rito, mga construction workers na tumigil po yung mga trabaho, ay wala na po silang mapupuntahan. Eh, ngayon lang, ako, probinsyano po ako, Dabawenyo, Bisaya. Eh, ako noon, gustong-gusto ko po pumunta ng Maynila kasi fascinated kami rito sa Maynila. Napakaganda raw ng Maynila, kompleto. Nandito yung building, entertainment. Eh ngayon, bigla nawala. Nawala yung entertainment, nawala na yung sine, nawala na yung basketball. So, ang nangyari ngayon, marami nang gusto umuwi ng probinsya. Dahil nadala sila. Sa Bisaya, natagam sila dire sa Maynila. Wala yung kamag-anak nila rito. Wala silang matakbuhan sa panahon ng pangangailangan nila. Nakakulong sila rito. Saan sila pupunta at hingi ng tulong? Hindi katulad sa probinsya, nandiyan yung kamag-anak nila, tatakbo lang sila sa kapitbahay, tulungan mo ako, nandiyan kagad yung mga dumadamay sa kanila.
Kaya dito sa nangyari dito sa national ID system, ang dami pong duplication at marami hindi nakatanggap. Kasi karamihan sa mga taga-probinsya, ang nakatanggap sa kanila ay nandoon sa probinsya dahil yun po yung nandoon yung listahan nila. Pagdating dito sa Metro Manila, halimbawa dito sila, nagrenta sila sa Manila, hindi sila kasama doon sa priority list ng City Hall. Dahil yung nandun nakalista yung pamilya nila sa probinsya, eh sila nagrerenta lang dito, hindi sila nabigyan ng priority. So marami talagang nadala ngayong panahon ito dahil sa pandemyang ito at na stranded talaga sila. Pag lockdown, ipit sila rito. Ang iba naglalakad pa po. Kaya hindi po tumitigil yung tulong natin sa mga locally stranded individuals. Inatasan na po ni Pangulong Duterte ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na magtulungan at huwag po silang pabayaan yung mga OFWs pauwiin sa mga probinsya provided that yung probinsya nila ay handa pong tanggapin yung mga stranded individuals at saka yung OFW. Dapat handa sila and willing silang tanggapin rin sila doon sa kanilang mga probinsya. Dahil dapat may kakayahan rin silang mag-quarantine. Alam nyo, kawawa yung Pilipino. Pag hindi sila makauwi ng probinsya, kawawa sila sa Metro Manila. Nasa sidewalk lang po. Sila makain, mamakawa, nililimos pa minsan para humingi lang ng tulong. At gusto na pong umuwi. Kaya, kawawa talaga Pilipino. Ang hirap, hirap ng panahon ito. Hindi sila makauwi. Pag pinauwi mo naman, ikaw naman sisisihin bakit sila nakauwi dun sa probinsya. Eh kung nandito naman sila, kawawa rin naman sila. So, kailangan natin ng kooperasyon, koordinasyon po ng bawat Pilipino dito. Tulungan na lang po natin. Kaya sinabi ni Pangulo, sabi niya, kawawa naman ang Pilipino. Tulungan na lang po natin sila. So, gawin na lang po natin ng lahat. Mas importante po ay safe po, no? Hindi tayo magkahawaan, ay matulungan po natin ang isa't isa. Sen, kasama kayo ni... Going back to National ID, isa po ito sa pinalo-up kagad namin. Ngayon po, nagmamadali ang executive department na tingnan kagad ito. I think it's with NEDA. Kunin ko po yung update ng National ID system natin. I'm sure nagmamadali na yung executive department natin tungkol dito sa National ID system. Dahil alam nilang kung pumasa po ito, na-implementa po ito noon pa, ay hindi po tayo mahirapan. Eh, yan ang sakit minsan ng ibang nasa gobyerno.